Nang marinig ni Tia Buling ang sinabi nito, wala na itong nagawa kundi ang sumang-ayon sa desisyon ng kanyang ama. Alam niya kasi noon sa kanyang sarili na isa yon sa mga pagsubok na kinakailangan niyang mapagtagumpayan nang sa gayoy mas lalo pang kumapit ang kanyang paniniwala sa lakas ng mga lihim na karunungang kanyang tinatangan. Sa pagsapit ng gabi, muling gumawa ng ritual si Tia Buling na merong basbas ng kanyang ama. Isinunod na niya sa ritual na yon ang mga kasama ng kanyang biniktima nang sa gayoy maging pantayang ginawa niyang panghuhusga. Kagaya ng nagdaang gabi, pangkukulam na may halong pambabarang ang kanyang naisip na parusang ilapat sa katawan ng mga ito. Bale, ang ginawa niya noon, muli siyang kumuha ng dalawa pang manikang itim upang mailapat doon ang kakarampot na kaluluwa ng mga taong nais niyang padapuan ng sakit. Dahil sa naroon pa ang damit ng kanyang amang may bakas ng mga ito, kung kaya't naging madali ang kanyang pagtawag at pagkuha sa mga kaluluwa ng magsasaka. Sa pagpatay ni Tia Buling ng lahat ng kandilang kanyang ginamit, itinabi niya ang lahat ng mga manikang pinamamahayan ng kaluluwa ng mga magsasaka upang kausapin ang mga ito. Matapos niya itong gawin, ninais niya muna itong pagmasda ng ilang minuto nang sa gayoy magawa niyang mapag-alaman kung meron bang pinagkakaabalahan ang mga panauhing kanyang sinusubaybayan. Nang masipat ni Tia Buling na nakaupo na lamang ang mga manikang yon, doon na niya ito inumpisahang hawakan sa mga kamay habang patuloy na nag-uusal. Paulit-ulit niya itong ginagawa nang sa gayoy maiparamdam niya sa mga magsasaka ang presensya ng kanyang kapangyarihan na kasalukuyang humahawak sa kaluluwa ng mga ito. Kamusta ang araw niyo, mga Ginoo? Maayos ba ang trabahong inyong ginawa sa bukid? Bakit para kayong balisa? Meron bang bumabagabag sa inyong mga isip? Wika ni Tia Buling habang patuloy na hinihimas ang sinulid na balat ng manika. Ayon kay Tia Buling, na bagaman manika lamang ang kanyang kinakausap, nasisiguro niyang naririnig siya ng mga taong kanyang pinagkunan ng kakarampot na kaluluwa. Kahit gaano pa siya kalayo sa mga ito, siguradong naririnig nila ang kanyang mga bulong dahil na din sa salamangka at mga elementong tumutulong sa kanya. Sa pamamagitan kasi ng pakikipag-usap sa mga manika, magagawa mong mailahad sa mga taong nagtatangan ng mga kaluluwang nakakulong roon ang iyong mga pangsariling intensyon. Maaari itong ipadaan ang iyong gabay sa mga bungisngis na siyang gagawa ng isang kapangipangilabot na bangungot upang mailahad ang mga bagay na nais mong sabihin. Kaya din yon maiparating ng mga engkantong itim sa biktima sa pamamagitan ng paggabay ng kaluluwa ng mangkukulam papasok sa loob ng isipan nito. Dagdag pa ni Tia Buling, napaka-importante ng ganoong abilidad para sa kanya. Gawa ng yon ang nag-iisa niyang pamamaraan upang maihatid sa kanyang biktima ang labis na takot at galit na nararamdaman niya. Sa pagpapatuloy ng kanyang ginagawa, marahan naman niyang napapansin ang mga manikang balisa at panayang paglingon sa buong paligid. Nang masipat ito ni Tia Buling, marahan naman niyang hinawakan sa leeg ang isang manika at kasabay nito ang kanyang pagtatanong dito nang, "Kung babaliin ko ngayon ang ulo mo, magugustuhan mo ba?" Nang marinig naman ng manika ang kanyang sinabi, bigla naman niyang nasipat ang panlulumo ng botones nitong mga mata na parabang malapit ng umiyak. Ilang minuto pa ang lumipas, ninais niyang lagyan ng pasa ang binti ng nilalang nang sa gayoy mas lalo pa itong maghirap sa bawat araw na dumaraan. Ang dalawa naman itong kasamang nasa ilalim na ng kapangyarihan niya, tinurukan niya ng maliliit na karayom sa binti upang magkaroon niyo ng pilay na kanilang iindahin bago sila tuluyang mamatay. Matapos itong maisagawa ni Tia Buling, marahan naman niyang ibinalik ang tatlong manika sa loob ng baul. Itinago na din niya noon ang mga kandilang itim at iilang mga gamit sa pambabarang.
Sa pagsapit ng umaga, habang nagkakapi silang mag-ama, inilahad naman ni Tia Buling ng buong pagyayabang ang mga bagay na kanyang ginawa. Nang marinig ito ng kanyang ama, marahan naman siya nitong pinayuhan na huwag sasagarin ang aral na kanyang nalalaman. Buling, dahil sa ginawa mo, maaaring tatlong albularyo din ang maghanap sa'yo. Dapat hintayin mo munang mamatay ang una mong biniktima bago mo pinarusahan ang dalawa. May posibilidad kasing maaaring mapaghinalaan ako na akong may gawa sa pambabarang at pangkukulam. Seryosong wika ng kanyang ama. Walang kasong mga albularyo, Tay. Nakahanda kami. Sa totoo lang, hindi na din naman kailangan ng tulong mo kung iisipin. Manalig ka, Tay. Hindi madaling patumbahin ang iyong anak. Tsaka, ayos lang naman yan kung ikaw ang kanilang paghinalaan. Hindi na natin yan problema. Sagot naman ni Tia Buling. Nang marinig ito ng kanyang ama, ngumiti lang naman ito habang nagsasabi ng, "Sige anak, tiwala ako sa'yo. Alam ko namang hindi mo gagawin ang mga bagay na yon kung hindi ka pa nakapaghanda. O bueno, maiwan na kita rito. Mag-iingat ka." Matapos nilang mag-usap, dali-dali namang nag-ayos ang kanyang ama para tumungo sa kanyang trabaho. Nang maiwan naman si Tia Buling sa kanilang tahanan, ninais niya noong huwag na munang buksan ang kanilang tindahan upang makapaglibot siya sa kanilang baryo. Buong lakas siya noong naglibot sa kanila sa pagnanais na magawa niyang matagpuan ang mga tahanan ng mga magsasakang kanyang biniktima. Habang nag-iikot si Tia Buling sa paligid, maigi naman niyang sinunda ng bakas ng mga magsasaka na naiiwang sumasabay sa hangin. Sa pagsunod niya sa pinagmumula ng mga ito, doon na nga siya nadapo sa isang maliit na bahay kung saan merong isang pamilyang naninirahan. Nang masipat ni Tia Buling ang lalaking nakaupo sa isang tumba-tumbang naroon sa bakuran nito, marahan naman niya itong tinitigan at kasabay nito ang kanyang pagkumpirma sa lalaki na yon na yon ang kanyang binibiktima. Habang pinagmamasdan niya ang tahanan ng magsasaka, bigla naman siyang natigilan sa kanyang kinaroroonan nang maramdaman niya ang mainit na kamay na mabilisang humahawak sa kanyang balikat. "Oh, anong ginagawa mo rito? Pumasok ka. Sino ba ang hinahanap mo?" Tanong ng isang matandang babae pagsilay nito kay Tia Buling. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, mahinahon naman niya itong sinagot upang hindi siya mapaghinalaan sa kung ano ang kanyang totoong pakay sa lugar. Kalabaw ho namin ang hinahanap ko. Kanina pa ho kasi pinapahanap ni Itay. Hindi ho kasi namin makita. Sige ho, manang ha. Mauna na ho ko sa inyo." Sagot naman dito ni Tia Buling. Matapos nitong makapagsalita, dali-dali naman itong inialis ang pagkakahawak sa kanya ng matanda at mabilisang lumayo sa lugar. Habang nasa kasagsaga ng paglalakad si Tia Buling, panaka-naka naman niyang sinisipat ang magsasakang kanyang biniktima upang magkaroon siya ng pagkakataong masilayan ang kasalukuyan nitong kalagayan. "Sayang, hindi man lang kita nagawang masipat ng may katagalan. Di bale, sa susunod kong pagbalik sa tahanan niyong ito, isa ka ng malamig na bangkay." Wika ni Tia Buling habang siya ay naglalakad. Ilang minuto pa ang lumipas, muli naman siyang nagawi sa pinakasentro ng baryo kung saan tumambad sa kanyang mga mata ang napakaraming mga taong abala sa kani-kanilang mga ginagawa. Kagaya ng kanyang pakay sa lugar, ninais niyang sundin ang bakas ng pangalawang magsasakang ng biktima sa kanyang ama upang magawa niyang makita ang kasalukuyan nitong karamdaman. Inaasahan niya din noong nakakapaglakad pa ito ng tuwid, ngunit madali itong mapagod at dapuan ng hika. Habang binabagtas ni Tia Buling ang daan patungo sa bahay nito, maigi naman niyang pinakikiramdaman ang buong paligid upang hindi na maulit ang nangyari kanina. Pagsilay niya sa isang tahanang nasa gilid lang ng daan,
Doon tumambad sa kanyang mga mata ang naiipong presensya ng pangalawang magsasaka. Bagaman wala siyang nasisipat sa labas ng bahay nito, nasisiguro niyang yon ang lugar na pinamamahayan ng isa niyang biktima sa pangkukulam. Habang naghihintay si Tia Buling ng mga taong lalabas sa tahanang yon, maigi naman siyang nag-isip ng idadahilan kung sakali mang merong taong magagawa siyang masilayan. Dahil sa tanging mga damo at talahib lamang noon ang nasa paligid, kung kaya't naisipan niyang bungkali ng mga ito at tipunin habang naghihintay. Para sa mga hindi nakakaalam, ang mga talahib ay kayang gawing bubong ng bahay kung ito ay pagtatagpi-tagpiin. Karaniwan yung binububong ng mga taong nagsasaka upang hindi na bumili ng iba pang materyales kagaya ng pawid. Sa pagpapatuloy ng pagbubungkal ni Tia Buling, marami na nga siyang naimbak na mga talahib di kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Nang masipat niyang sapat na ang mga ito, doon na niya muling ibinaling sa tahanang kanyang pinagmamatsyaga ng kanyang atensyon. Sa muling pagsilay niya sa bahay na yon, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niya ang magsasaka na inaalalaya ng dalawa niyang anak na lalaki. Pagdating nito sa gilid ng kanilang bahay, dali-dali naman itong umupo sa silyang nasa ilalim ng isang puno na parabang meron itong hinihintay. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid ni Tia Buling, napansin niyang lumabas ng tahanan nito ang isa nitong anak upang tumungo sa baryo. Bagaman dumaan yon sa kanyang kinaroroonan, nakapagtatakang hindi siya nito nagawang masilayan. Ilang minuto pa ang lumipas, muli namang napabungkal ng mga talahib si Tia Buling nang masipat niya ang anak nitong pabalik sa kanilang tahanan na merong kasakasamang isang matanda. Pagsilay niya sa matandang yon, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niya ang palawit na kwintas nito na halos kawangis ng tres pigo. Sa puntong yon, doon niya napagtanto na ang matandang kasama ng binata ay maaaring isang albularyo. Habang papalapit ang dalawa kay Tia Buling, maigi naman niyang ikinubli ang anumang bakas ng kanyang presensya upang hindi siya nito magawang maramdaman. Mapanganib kasi para sa kanya na maramdaman doon ang matanda, gawa ng kaya siya nitong ipadampot sa dalawang anak ng magsasaka kung magkataon. Dahil sa tindi ng abilidad ni Tia Buling na magkubli, kung kaya't walang kamalay-malay ang albularyo, na naroon na pala sa lugar ang mambabarang na ng biktima sa pasyenteng kanyang titingnan. Nang magkatitigan si Tia Buling at ang matanda, marahan naman siya nitong nilapitan habang nagsasabi ng, "Anong gagawin mo sa mga talahib na yan, iha? Bubong ba?" Oho, para po to sa aming bahay. Kayo ho, saan ho ang punta ninyo?" Sagot naman dito ni Tia Buling. Nang marinig ito ng matanda, agad naman itong itinuro ang bahay ng binata, sabay sabi ng, "Diyan, manggagamot ako." Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong nagpaalam kay Tia Buling na sila ay uusad na. Hindi naman niya ninais pang pigilan ng matandang yon, gawa ng kanina pa siya naghahangad na makita ang magsasakang nanakit sa kanyang ama. Paglayo ng matandang albularyo sa kanyang kinaroroonan, marahan naman siyang ngumisi habang bumubulong sa kanyang sarili ng, "Tingnan natin kung malalaman mo ang karamdaman ng magsasakang yan. Kapag matuntun mo ako ngayon, ibig sabihin magaling ka. Pero kapag hindi, ibig sabihin kayang-kaya din kitang itumba." Ilang minuto pa ang lumipas, patuloy pa rin nagmamasid si Tia Buling sa dalawang lalaking naglalakad. Pagsipat niya ditong nakapasok na sa bahay ng magsasaka, doon na niya pinag-igihan ang pagmasid sa matanda at sa mga bagay na susunod nitong gagawin. Maya-maya pa, nasipat naman ni Tia Buling na inuusal-usala nito ang bunganga ng magsasaka habang patuloy na iniikot ang isang baon ng nyog na naglalaman ng nasusunog na kamangyan.
sa pagpapatuloy ng ginagawa nito. Doon na marahang napapansin ni Tia Buling na sinusubukan siya ng matanda na hanapin. Bagaman alam niya sa kanyang sarili na hindi siya nito matutuntun, ninais pa rin niyang dagdagan ng husto ang sabulag ng kanyang espiritu. Pagsilay niya sa matandang tumayo na sa harapan ng magsasaka, marahan naman niyang pinasa ng mga talahib at dali-daling umalis sa lugar. Habang binabagtas ni Tia Buling ang daan pabalik ng kanilang tahanan, maigi naman noon ang kanyang ginagawang pag-iisip ng plano sa kanyang susunod na hakbang. Inaasahan na kasi niya noong mapapalaban siya sa isang espiritual na digmaan sa kadahilan ng unti-unti na siyang tinutunton ng mga albularyo. Sa pagdating ni Tia Buling sa kanilang tahanan, nadatna naman niyang naghihintay sa kanya ang kanyang ama sa kanilang bakuran. Pagsipat nito sa kanya, agad naman siya nitong sinalubong habang nagsasabi ng, "Saan ka galing, Buling? Kanina pa ako naghihintay sa iyo. Naku namang bata ka, oo. Di ba ang sabi ko kapag aalis ka, magpaalam ka?" "Pasensya na ho, Tay. Binisita ko lang ho kasi yung mga mabubuti mong katrabaho eh. Tiningnan ko lang sila kung ano na ang kanilang mga kalagayan. Mga malulusog pa naman. Pero siguro bukas baka hindi na. Mamayang gabi, isasagawa ko na ang pinakaunang pagpapahirap sa kanila." Sagot naman dito ni Tia Buling. Matapos nitong makapagsalita, agad naman niyang niyaya ang kanyang ama na pumasok na sa kanilang bahay para magmeryenda. May naiwan kasi siya doong nilagang kamote bago siya magbahay-bahay sa kanyang mga biniktima. Kinagabihan, matapos ang kanilang hapunan, agad namang ginawa ni Tia Buling ang kanyang pagpaparusa sa mga magsasaka. Tumulong na noon ang kanyang ama sa mga bagay na naisip niyang gawin para naman kahit papaano'y hindi siya malagay sa alanganin. Sa pagtirik ng kanyang ama ng mga itim na kandilang naroon sa kanilang silid, agad naman siyang bumaba patungo sa ilalim ng kanilang papag upang kunin ang isang kulay itim na manok para gawing alay. Nang makabalik na siya, agad naman niyang ginilitan ito ng leeg at mabilisang binitawan sa lapag. Habang nangingisay-ngisay na noon ang katawan ng manok, panay naman ang kanilang ginagawang pagdadasal sa mga manikang naroon din sa lapag. Sinasadya talaga nila noong mabahiran ang mga manika ng dugo ng manok nang sa gayoy mas lalong maging epektibo ang kanilang pagpapahirap. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang namatay ang kinuhang manok ni Tia Buling na siyang naging hudyat para sa kanila upang maisagawa ang kanilang mga balak gawin. Habang nag-uusal noon ang kanyang ama, marahan naman niyang kinuha ang isang manika at walang habas na pinagsasasaksak yon ng isang dangkal na karayom sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. Iniiwasan niya noong masaksak ang tiyan ng manika gawa ng kinakailangan niya pang buhayin ang mga insekto na itinanim niya sa loob nito. Sa pagpapatuloy ng kanyang ginagawa, kitang-kita noon sa ekspresyon ng mukha ni Tia Buling ang labis niyang galit na nararamdaman para sa mga taong nanakit sa kanyang ama. "Magbabayad kayo. Pagbabayaran niyo ng mahalang ginawa niyong pangbubugbog sa ama ko. Hindi ko kayo mapapatawad kahit isukan niyo pa ang mga puso niyo sa harapan ko." Paulit-ulit na sambit ni Tia Buling habang sinasaksak ang katawan ng manika. Nang dumating na sa puntong nagkagutay-gutay na ang lahat ng galamay nito, doon pa lamang napagpasyahan ni Tia Buling na itigil ang kanyang ginagawa. Pagsilay niyang tanging tiyan na lamang ng manika ang natitirang buo, marahan na niya itong ibinalik sa baul kung saan yon namamalagi. Sa pagtatapos ng kanyang paunang pagpapahirap sa isang magsasaka, agad naman niyang kinalabit ang kanyang ama upang magawa na nito ang nais niya sa pangalawang manikang paparusahan nila. "Tay, kayo naman ho. Mas makapangyarihan ang pagpapahirap mo sa kanila sapagkat kayo ang nagawa nito ng mali. Sana lang, Tay, huwag mo silang pakitaan ng awa kahit sila'y inyong mga katrabaho." Wika ni Tia Buling.
Awa? Hindi mo pa alam, anak, kung gaano ako kalupit sa aking kapwa. Ngayon pa ba? Inumpisahan mo na? Sagot naman ng kanyang ama. Matapos nitong makapagsalita, dali-dali naman itong kinuha ang karayom at ang isang manika na nagpapahinga sa loob ng baul. Pagkuha dito ng kanyang ama, laking gulat na lamang niya nang masipat niya itong nilukot ng walang pagdadalawang isip ang mga mata ng manika habang patuloy na umuusal. Panay din ang pagsaksak nito sa mga paa at binti ng manikang yon habang panay ang pag-iyak nito at pagngiti dahil sa labis na galit. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid ni Tia Buling sa kanyang ama, halos para na niya itong hindi makilala sa kadahilan ng labis siyang naguguluhan sa ipinapakita nitong emosyon sa pangungulam. Maya-maya pa, bigla namang inutusan ng kanyang ama ang manikang yon na isuka ang kanyang laman-loob na siya namang dali-dali nitong ginawa. Ubusin mo ang lahat ng natitira sa'yo. Wala ka dapat itira kahit yung puso mo. Paulit-ulit na wika nito sa manika habang panay ang ginagawa nitong pag-unday ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. Nang magkagutay-gutay na ang manikang tinatangan ng kanyang ama, marahan naman niya itong ibinalik sa baul habang nananatiling tahimik. Si Buling naman noon, nananatiling tulala at nagmamasid gawa ng hindi niya lubos sukat akalain na ganoon ang ipapakitang ugali ng kanyang ama sa pangkukulam. Pasensya ka na, anak, kung medyo mabagal ang prosesong aking ginawa. Matagal ko nang hindi nagagawa to eh, kaya medyo nangangalawang na ang aking kakayahan. Wika ng kanyang ama matapos nitong makumpleto ang ritual. Nangangalawang pa ba yan sa lagay na yan, tay? Parang ang kinulam mo kanina, hindi naabutan ng buhay kinaumagahan. Sagot naman dito ni Tia Buling. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, napagpasyahan nilang lapatan na muna ng kokonting sakit sa ulo ang pangatlong manika upang masigurong hindi nito mapaghihinalaan ang kanyang ama sa kanilang ginawa. Maaring matukoy kasi noon ng mga albularyo sa lalong madaling panahon kung sino ang may gawa sa pangungulam sa kadahilan ng sinabay-sabay nila ang kanilang mga biktima. Ilang minuto pa ang lumipas na pagpasyahan nila Tia Buling na pansamantalang itigil na muna ang pangungulam. Nagawa na din kasi nila noon ang lahat ng kanilang pagpapahirap na inaasahan nilang sa paglalim ng gabi at sa mga susunod na araw, patuloy ng iindahin ng mga magsasaka. Sa pagpatay nila sa siga ng mga nakatirik na itim na kandila, napagpasyahan nilang lumabas ng kanilang tahanan para makapagpahangin. Habang nakaupo silang dalawa sa isang silyang naroon sa kanilang bakuran, doon nila napag-usapan ang tungkol sa kanilang mga gabay at sa kakayahan nito pagdating sa kanilang larangan. Ayon sa ama ni Tia Buling, kung nais niyang mapawalig pa ng husto ang sakop ng kanyang kapangyarihan sa pangbabarang at pangkukulam, kinakailangan niyang maging kasanggang dikit ang nilalang na yon. Kapag nagawa niya itong matawag sa kahit na anong sitwasyon at pagkakataon, paniguradong hindi na siya basta-bastang matatalo sa kahit na anong espiritual na digmaan. Marami pa kasing lihim na itinatago ang kanilang mga gabay na ibinubulong lamang nito sa mga mangkukulam na kanilang nagustuhan. Okay, parang walang naganap na laban, no? O gera. Siguro sa episode 4 meron yan. Kaya bukas siguro 5:15. Mamaya pala kasi umaga na ngayon eh. Mamayang 5:15 tsaka 7, sikapin ko makadalawa para 4 at 5 mapakinggan nyo na kagad. Kasi matik, baka may gera yun eh. Pasensya na kayo, medyo late tayo nakapaglapag at may mga inasikaso lang. Yun lang. Pahintayin na lang ako ng 4 at 5. Salamat.